Narinig pa ni Sheila na bumukas ang passenger seat at mula roon ay lumabas ang isang lalaki. Napaawang ang bibig ni Sheila. Parang pamilyar sa kanya ito. Hindi niya lang matandaan kung saan niya ito nakita. "Hello, Mama?" Malambing na sabi ng babaeng dumating. Humalik ito sa magkabilang pisngi ni Lola Monet. Nilampasan lamang si Annie. "Bakit ka nandito, Geraldine?" Malamig na tanong ng lola sa babae. Si Sheila naman ay nagpalipat-lipat lamang ang tingin sa mga ito. Wala siyang maintindihan sa mga nangyayari. "Well, hello, Lola. It's so nice to see you." Ang lalaki naman ay umakap sa matanda. A smile formed on Lola Monet's lips. Kahit pahalata na pinipigilan nito iyon. "Hello, Tita Annie." Unlike the lady named Geraldine, bumati ang lalaki sa ina ni Pablo. Tipid na tumango si Annie sa lalaki. Somehow, parang nakakaramdam siya ng tensyon sa pagitan ng lahat. Nagulat pa siya nang lumapit sa kanya ang lalaki na parang pinagmamasdan siya. "I think I know you. Teka." Sabi nito na nasa ilalim pa ng baba ang kamay na tila inaalala kung saan siya nakita. "Is she a new house help?" Mataray na tanong ni Geraldine na pinasadahan pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Ouch! Pinagkamalan pa akong katulong." Bulong ni Sheila sa isip. "Watch your mouth, Geraldine." Mariing singit ni Lola Monet. Tinanguan siya nito para lumapit sa tabi nito na agad naman niyang ginawa. "She is Pablo's wife, kaya be careful sa choice of words mo." Muling sabi ni Lola. Sheila can feel na hindi nito gusto ang babae. "Really? I'm sorry. Kinasal na pala talaga si Pablo." May pagkabigla na palatak ni Geraldine. Ang kanina ay mataray na aura nito sa kanya ay biglang umamo. "Wait, naalala ko na. You are the one I almost hit before." Bigla ulit lumapit sa kanya ang lalaki na parang masayang-masaya nang maalala kung saan siya una nitong nakita. Saglit na nag-isip si Sheila. Muntik siyang masagasaan. Ang pagkakaalam niya, si Pablo at Rico at saka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tama, may isa pang kotse na dilaw ang muntik makasagasa sa kanya. "Ikaw yun?" Hindi makapaniwala na sabi niya. "Well, yes, ako nga. What a small world. So, you are now my sister-in-law pala." Itinaas pa nito ang dalawang kamay at nagmuestra ng quotation mark sa pagkasabi nito ng sister-in-law. Takang tumingin siya kay Lola Monet at Mama Annie sa nagtatanong ng mga mata. "Sheila, this is Nicholas, half-brother-in-law ni Pablo." Pagpapakilala ni Lola Monet sa lalaki. "And I am Geraldine. I'm the mother of Nicholas de Leon." Singit naman ang babae nang maramdaman nito na walang balak siyang ipakilala ng matandang babae. Kahit hindi pa niya alam ang mga nangyari, sigurado siya ngayon na kaya naman pala nakaramdam siya ng tensyon nang dumating ang dalawang bisita ay dahil sa past na meron ng mga ito. Kaya din pala bigla ang pananahimik ni Mama Annie. "Kaya pala ang ganda mo, iha. Asawa ka ni Pablo. Bagay sa pamilya natin." Geraldine seems very pleased sa naisip and even gave Annie an insulting look. "Mom, stop it." Pigil naman ni Nicholas sa ina. Pasensya na po, Tita Annie." Tumango ito sa ina ni Pablo bilang paghingi ng paumanhin. Gumalaw ang babae and forced a smile. "No harm done, Nicholas. I know what's your mom capable of doing." Malumanay na sabi ni Annie. Gusto iyong hangaan ni Sheila. She can just insult someone without the need to raise the voice. Kaya naman gusto niyang matawa sa reaksyon ng mukha ni Geraldine pagkarinig sa sinabi ni Mama Annie. Ngunit bago pa ito muling makasagot, ay tinalikuran na ito ni Annie pagkatapos magpaalam sa kanya. Nakita niya ang pagngiti ni Lola Monet habang si Geraldine pa rin ay halata ang pagpupuyos ng kalooban. Napag-alaman niya na kaya naroroon ang mag-ina ay para sa fiesta na kanilang lugar. Ang sabi ni Lola Monet ay si Nicholas lang naman ang inimbitahan para maging hurado sa charity beauty contest na annually ginagawa sa loob ng hasyenda. Nagpasabi kasi si Pablo na hindi ito interesado na maghurado at magbibigay na lamang ng malaking donasyon para sa event na yon. Pero ayon na rin kay Nicholas
When his mom learned about the sad evening, nag-insist ito na sumama, which the former couldn't turn down. Ngayon nga ay inuokupa ng mga ito ang guest room sa 5 guest room ng mansyon. So how long have you been here? Nagulat pa si Sheila nang biglang sumulpot si Nicholas habang nakaupo siya sa porch na nasa bakuran ng mansyon. Halos mag-iisang linggo na, tipid niyang sagot. Pagkatapos ay ibinalik ang tanaw sa malayo. Okay, I see. Mabait ba siya sa'yo? Narinig niya ang muli nitong tanong. Nag-angat siya ng ulo at kunot noo na tinignan nito. Excuse me? Nicholas smirked and Sheila realized na meron din pala itong resemblance kay Pablo. Must be the smirk, the eyes. Hindi niya sigurado. Pero hindi naman nakapagtataka dahil parehas naman ang ama ng dalawa. I mean, si Pablo, is he good to you? Ulit nito sa sinabi. Well, firstly, I don't know you. Secondly, even if I do, I think it's none of your business. Third, hey, chill. Ang seryoso mo naman. I was just asking kung mabait sa'yo si Pablo. Ang dami mo nang sinabi. Naiiling na sad pa ni Nicholas. Pakiramdam ni Sheila ay nag-init ang kanyang mga pisngi dahil sa sinabi nito. Bakit nga ba hindi na lamang niya sagutin ng simpleng sagot ang simpleng tanong nito? Why when it comes to Pablo, she is being defensive? Okay, sige. Mabait siya sa akin. He could be grumpy at times, but he's a good husband to me. He takes care of me. He protects me. And he makes me feel safe. Aniya. Her eyes are twinkling. Her smiles are glowing. Just by remembering Pablo's face. It's hard to believe that Pablo is actually kind to anyone. But your eyes tell me you ain't lying. Nakangiting sabi ni Nicholas. At the back of his mind, he is thinking, what did his half-brother saw in this woman na sinasabi nito na mabait ang lalaki? He knows Pablo. Hindi lamang ito malupit sa negosyo, maging sa mga babaeng nakakasama nito. Hindi nga nito sinasaktan ng mga yon physically, but he dropped them without warning. Compared to all those women, this girl is so plain and simple, too simple, he must say. Kaya naman isa pa niyang pinagtatakahan kung bakit ito ang pinakasalan ng kapatid. At biglaan pa ang lahat. He heard they married in America. Was it love at first sight? He doubted. Pablo is not the type to fall for those romantic stuff. Pablo is really kind. I guess he is just often misunderstood. Napatingin siya dito nang muling magsalita pagkaraan ng ilang sandali. I think hindi mo pa talaga kilala ang kapatid ko, but... Napatigil sa pagsasalita si Nicholas nang makita niyang natigilan ng babae. Nang sundan niya ang tingin na tinitignan nito, nakita niya ang isang batang lalaki. May kasama itong dalawang babae na nakasuot ng tiyaliko na may nakatatak na DSWD. Ate! Masayang lumapit ang bata kay Sheila na noon pa lamang natauhan nang bigla iyong yumakap sa kanya. May mga luha na tumulo sa mata ng babae. Kahit nagtataka, ay inabutan ang panyo ni Nicholas upang pahira ng mga luha na tinanggap din naman ito. Liam, kamusta ka na? Nicholas could only wish na sana'y dala niya ang kanyang camera. He is a photographer. And this particular scene is picture perfect. Sheila is on her knees hugging the kid. And the kid looking at her with so much love, tenderness, and admiration. Okay na po ko, Ate Sheila. Magaling na po ang mga sugat ko. Sa DSWD po muna ako nakatira. Sabi nila, pwede pa rin daw po kaming magkasama ni Mama. Basta matapos niya ang counseling. Wow, that's good to hear. Sana nga gumaling na ang mama mo. I'm sure you missed her. Ginulugulo ng dalaga ang buhok ng bata na nakapagpatawa rito. Nicholas couldn't help but to get awe on the rawness of the girl. She put her heart on the sleeve. That's what he noticed. There's some kind of light on this girl na nakakasilaw. Ma'am, sinamahan po namin si Liam dito para makapagpasalamat daw ng personal sa inyo ni Mr. De Leon. Gusto din po naming magpasalamat sa donation na binigay niya sa office namin. Sheila was stunned on the woman from DSWD's revelation. Pablo donated money sa DSWD? Hindi iyon sinabi sa kanya ng asawa. Ganun po ba?
Wala kasi dito ang asawa ko, ma'am. But I will extend to him your message as soon as he return. There's a fleeting sense of pride siyang naramdaman na matawag na asawa si Pablo. She is so proud of him. Sige po, ma'am. Pakiabot na lang po ang aming pasasalamat. Nakangiting sabi sa kanya ng babae. Binalingan nito si Liam na nakayakap pa rin sa kanya. Liam, kailangan na nating bumalik. Magpaalam ka na kay Mrs. De Leon. Ate Sheila, aalis na po kami. Kailangan po kasi namin mag-practice para sa dance festival. Kasali po ako. A warm feeling touches her heart nang makita ang masaya at masiglang ngiti ng bata. Malayong malayo sa batang nirescue nila ni Pablo. And that warm feeling reached to her eyes. Kaya naman, hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Oh, bakit ka umiiyak, ate? Takang tanong ni Liam sa kanya. Habang si Nicholas at ang dalawa pang social welfare na babae ay mataman lamang silang pinagmamasdan. Wala, huwag mo na akong pansinin. Masaya lang ako para sa'yo. Sige, mag-iingat ka ha. Bibisitahin kita doon, promise. Pinunasan niya ang luha gamit ang panyo na binigay sa kanya ni Nicholas. Pagkatapos ay binigyan ng napakatamis ng ngiti ang batang lalaki. Talaga ate? Yehey! Promise mo yan ha? Isama mo po si Kuyang Pogi para makapag-thank you din ako sa kanya sa pagbuhat niya sa akin sa ospital kahit ang bigat-bigat ko. Sukat sa sinabi ni Liam ay napalitan ng pagtawa ang kaninang pag-iyak niya. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ingat ka ha? Aniya, muli niyang niyakap ang bata. Kumaway pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. Pablo? At ubiling nilapitan ni Sheila ang lalaki na naabutan niyang nakaupo sa sofa. Nakasandal ang ulo at nakapikit ang mga mata. He looked starred and spent. Why? Wika nito bilang sagot sa pagtawag niya sa pangalan nito. Tumabi siya ng upo rito. Malaya niyang napagmamasdan ang napakagwapo nitong muka. Sinaktan ka ba nung lalaking yun? Halos mapatalon sa kinauupuan niya si Sheila nang biglang magsalita ito at magmulat ng mata. Ha? Hindi naman. Tinatanong niya lang ako kung mahal daw ba kita. Pakiramdam niya ay nagganda buhol-buhol ang kanyang dila sa pagpapaliwanag. Ilang beses na ba siya nitong nauhuli na nakatitig sa mukha nito tuwing nakapikit ang mga mata? Anong sinabi mo? Ha? Wala. Saka dumating ka. Kaya hindi na ako nakasagot eh. Bakit kung hindi ako mating, ano bang isasagot mo? He smiled. Kaya naman nakahinga ng maluwag si Sheila. Sigurado na siya na hindi galit ang asawa niya dahil nagawa na nito ng ngitian siya. Ewan ko. Hindi ko pa naiisip eh. Teka, kumain ka na ba? Pag-iiba niya ng usapan. She leaned forward and rest her head on his shoulder. Hindi niya alam pero gustong-gusto niyang ginagawa yon. Habang si Pablo naman ay napasinghap nang maamoy niyang muli ang buhok ni Sheila. Naroroon na naman ang calming force na malimit niyang maramdaman sa tuwing nasasamyo niya ang amoy na iyon ng dalaga. It's like easing all her burden, all the madness, all the troubles that he'd been through sa pagbalik niya sa Maynila kahapon. Hindi pa nga eh. He closed his eyes. Oo nga't nagugutom siya, pero para bang ayaw niyang umalis sa tabi ni Sheila. Dahil sa tabi ng babae, pakiramdam niya ay pwede siyang maging mahina kahit panandarian lamang. Dumilat lamang siya nang maramdaman niyang gumalaw ito at inalis ang ulo mula sa pagkakasandal sa kanyang balikat. Wait lang, ipaghahanda kita kahit tuna sandwich lang muna habang naghihintay tayo ng pagkain. Diyan ka lang ha? Bago pa niya sabihin na iutos na lang sa katulong ang pagkuha ng pagkain, ay agad na itong nakatakbo palabas ng kanilang silid. Walang nagawa si Pablo kundi sundan na lamang ng tingin ng kanyang asawa. Mga ilang segundo ang lumipas nang muli itong makabalik. May dala na itong tray na may tuna sandwich at pineapple juice. Inilapag nito sa maliit na lamesa na nasa gilid ng sofa ang tray. Here, kain ka na muna, Your Highness. Biro nito sa kanya. Using the term that Nicholas used in referring him, he grinned. Alam niyang ginamit iyon ng half-brother in a sarcastic way. Yet, pagaling kay Sheila, it sounds more like an endearment than a sarcasm.
He grabbed the tuna sandwich. Actually ay gutom na talaga siya. Pero hindi niya magawang kumain ng mabuti sa Maynila dahil sa kakaisip sa asawa. Pakiramdam niya kasi ay kasalanan niya ang lahat kung bakit nasasama ito sa ganitong klase ng intriga. Lalong tumindi ang guilt na kanyang naramdaman nang makita si Nicholas na tila nakikipaglapit dito. Isa sa mga dahilan why he doesn't like to be close to anyone maliban sa kanyang mama at lola dahil alam niyang maraming tao ang galit sa kanya. And getting involved with the girl would only mean dragging her to his issues na nangyayari na nga ngayon kay Sheila. At alam niyang umpisa pa lamang ito. Nagulat pa siya nang biglang umikot ang babae sa kanyang likod at minasahe ang kanyang balikat. Kawawa ka naman, parang pagod na pagod ka, Your Highness. Stop it, Sheila. Huwag mo ang kopyahin yung term of endearment ng taong yun sa akin. Narinig niya ang pagtawa nito. Bigla niyang naramdaman na nakapulupot na ang mga kamay nito sa kanyang liig na parabang nakayakap sa kanya. Ang cute kaya, Your Highness, bagay na bagay sa'yo. Para ka kasing hari eh. Sobrang lapit na ng mukha nito sa gilid ng kanyang mukha. Ang totoo, he can already smell her breath. Amoy na amoy niya ang mouthwash na ginamit nito. Biglang nakaramdam ng pagkailang si Pablo sa ayos nila. Kaya mabilis niyang pinalis ang pagkakayakap nito sa kanya sa pamamagitan ng pagtayo at paglipat sa kama. Ngunit natigilan siya nang makita kung ano ang nasa ibabaw ng kama. Hindi alam ni Pablo kung maiinis, matutuwa o mamumula dahil sa itim na panloob ang nakita niyang naroon. Sheila, can you please try not to be burara? Humarap siya muli sa babae na binigyan siya ng nagtatakang tingin. At nang bumaba ang mga mata nito sa bagay na kanyang tinitignan, ay bigla nitong natakbo ng isang iglap ang kinaroroon na nun. Mabilis niyang hinila ang panloob sa ibaba, sabay sipa sa ilalim ng kama. Si Pablo naman ay napailing-iling na lang. Few months ago, his life was so different. Ngayon, meron na siyang nakikitang kasuotan na nasa ibabaw ng kanyang kama. He took a bite of his tuna sandwich and sip his fresh pineapple juice. Ngayon lang talaga niya na-realize kung gaano siya kagutom. He really has forgotten to eat dahil sa dami ng inaasikaso niya. He is about to take a bite again nang mapansin niya ang ilang puting long sleeves, t-shirts, maong pants, medyas, maging panloob na nakapatong at maingat na nakatupi sa study table niya. Bakit nariyan ang mga damit ko? Binalingan niya si Sheila na nakatayo lang sa isang gilid habang pinapanood siyang kumain. Kasi nilabhan ko yan nung umalis ka. Wala kasi akong magawa eh. Paplantsyahin ko sana kaso nga narinig ko na may dumating. Akala ko ikaw kaya tumakbo ko. Even may boxers? Oo, masama ba? Wala kasi akong magawa eh. Iniwan mo ako dito tapos hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Kumilos ito at kinuha ang kanyang mga damit na nakatupi. Dinala ito sa kanyang harapan. Nagpalipat-lipat lang siya ng tingin sa mga ito at sa babae. He couldn't believe that someone actually do his laundry for him, aside sa mga maids nila. Huwag kang mag-alala, magaling akong maglaba. Ako kaya ang naglalaba ng mga damit namin ng itay ko, saka lahat ng... Sheila, thank you. Putol niya sa mga sinasabi nito. He has to admit, sobrang natouch siya. First, pinaganda siya nito ng pagkain. Now this. Wala yon, sabi ko nga wala din naman akong ginagawa. Saka gusto ko, ako na lang ang mag-aasikaso ng mga gamit mo from now, para naman may halaga ko habang kasal tayo. Nakangiti na sad ng dalaga. Hey, don't say that. Wait. Since you mentioned that, pwede ba kitang bigyan ng business or capital? Perhaps para may pagkakaabalahan ka. He was expecting her to be delighted and happy. Pero parang malayo sa kanyang inaasahan ang reaksyon ng mukha nito. Tila umasim iyon, as if he said something offending. Pablo, I hope you don't mind. Pero sana bigyan mo naman ako ng respeto sa sarili ko. Sabi nito na tila iiyak. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa kama at lumipat sa sofa. Agreeing to this contract is already degrading for me. Ginawa ko lang para sa itay ko. Kasi yung lugar namin, yung bahay namin, nandoon ang mga memories ng inay ko. Doon din ako lumaki. Siguro para sa'yo, maliit na lupa lang yun.
Pero para sa akin, that is my home. Mahirap lang kami, pero may dignidad naman kami. Alam kong mahirap yun paniwalaan dahil sa pagpayag ko rito. Pero sana, tirhan mo ko ng dignidad. I don't need your money. Sanay akong magbanat ng buto. Siguro nga, hindi kasing laki ng pera na meron ka. But I can provide. Huwag kang mag-alala. After ng fiesta nyo dito, babalik ako sa preschool na tinuturuan ko. At sinasabi ko to sa'yo hindi para humingi ng permiso. Dahil kahit hindi ka pumayag, babalik pa rin ako sa pagtuturo. Tinalikura na siya ni Sheila pagkatapos magsalita. Naiwan naman na natigilan si Pablo. May silusan bang magaganap sa pagitan ni na Pablo at Nicolas? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.